Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Maria Goretti, Dalaga at Martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang may gawa ng kadalisayan. Ikaw ang nagmamahal sa wagas na kalinisan. Iginawad mo sa dalagang si Santa Maria Goretti ang karangalang maging martir. Lobin mong magkaroon ng katugunan ang kanyang pagdalangin na kami maging matapat sa mga utos mo, pakundangan sa iyong pagkakaloob sa kanya ng putong ng kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, gumising ng gabi ring iyon si Jacob at itinawid sa ilog habok ang dalawa niyang asawa, labing isang anak at dalawang aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binibendisyonan," wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob. Sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." "Ano pong ngalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ng mukhaan ang Diyos. Gayon may buhay pa rin ako." At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yamang ako'y matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Yamang ako ay matuwid,
ang mukha mo'y mamamasid. Hahatol ka sa panig ko sa pasya mong ibibigay, pagkat iyong matatanto ang tunay na katwiran. Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko naroong kat kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong siniyasat, nasumpungan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lihim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pong ebanghelyo, narinig po natin yung ginagawang pagkilos ng demonyo. Totoo pong may demonyo. Okay? Hindi man natin nakikita, pero totoong may demonyo. At malaki yung, pang-i-influence ng demonyo sa isipan ng mga tao. Kaya the more na dinideny natin yung existence ng evil,
eh mas lalo tayong susukom o na papasunod ng demonyo. Kaya dapat lagi tayong aware. Sa Ebanghelyo, ito po yung kailangan natin mas suriin. Sabi po kasi dito, yung demonyo pumasok sa isang lalaki para ito ay hindi makapagsalita. So sumasanib o sumanib sa tao para pigilan siyang magsalita. Nakuha niya po. Ito kasi yung description, no? Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita na yung pipi. Yan. Sa isang banda naman, hindi napapansin ang ginagawa naman ng demonyo bukod sa pinatatahimik ang tao, opposite naman. Masyadong maingay, masyadong masalita ang tao. Nakukuha niyo po? Yan. Kaya magandang suriin natin, ano ba itong nagiging pag-uugali natin? Tayo ba ay tahimik dahil pinatatahimik tayo ng demonyo? Tayo ba ay madaldal ng sobra dahil pinagsasalita tayo ng kung ano-ano na minsan nonsense na o kahit nonsense, sige lang, salita ka dito, salita ka dyan. Biro mo, para pala tayong mga may sapi. Di ba, no? Yung sinasabing may sapi. Kaya kailangan tayong mag-ingat-ingat. Kasi yung kapag yung kailangan mong magsalita ng katotohanan, pero mas pinipili nating hindi magsalita, ibig sabihin, mas nagpapa-impluwensya tayo sa demonyo na huwag magsalita ng katotohanan. O kaya naman, ang sinasabi naman, sige, magdaldal ka, magsalita ka. Sige, magbitaw ka ng kung ano-anong salita. Hindi na kailangan isipin yan. Impluwensya pa rin kaya ng demonyo? Kasi dito, nasa gitna nito, si Jesus. Ang ginawa ni Jesus sa lalaking sinaniban ng demonyo para hindi magsalita, pinagsalita. Yung iba naman, maganda yung ginagawa ni Kristo, tumutulong siya, pero yung mga daldal ng daldal, kung ano-ano ang pinagsasasabi kay Jesus. Yan. Di ba magandang masuri natin kung ito bang ating pagkilos ay impluwensya ng mabuting balita na galing sa Poong Nazareno o ito galing sa pangbubuyo ng demonyo. Maganda mapagnilayan din natin. Sa panahon ng pandemya, hindi ibig sabihin may mga takip yung ating mga bibig. No? May face mask, may face shield. Hindi ibig sabihin hindi tayo dapat magsalita ng katotohanan. Magpahayag ng katotohanan, magsabi ng magagandang bagay. Marami ng negative sa paligid natin. Baka mas kailangan natin magpahayag ng mabubuti naman, mga good vibes naman. O kaya, sa isang banda, kailangan talaga medyo takpan muna ang ating mga bibig. Kasi, no, kumbaga, hindi na nga maganda yung lumalabas sa ating bibig, marumi pa lumalabas sa bibig natin, baka kailangan pansamantala, takpan natin ang ating mga bibig. Si Santa Maria Goretti, na siyang pinagdiriwang at ginugunita ngayon, si Santa Maria Goretti hindi natakot magsalita.
Kahit hindi natakot, manindigan sa yung pinahalagahan na yung purity ng kanyang pagkababae na mas ninais pa niyang tanggihan yung mga gustong manggahasa sa kanya, gustong magsamantala sa kanyang kagandahan, na mas ninais pa niyang saksakin na lang siya, patayin na lang siya, kesa yung ma-rape siya. Na magandang, diba? Ang daming gustong maging influencer sa panahon natin ngayon na ang iingay. Pero marami tayo mga santo at santa. Katulad ni Santa Maria Goretti na pwedeng mag-influence sa atin. Na kung may mga tukso sa paligid na dumarating sa atin, huwag tayong matakot magsabi o magpahayag, magsalita. Hindi pwede. Ayoko. Yun yung kailangan natin hingin na biyaya mula sa Poong Jesus Nazareno at sa tulong din ni Santa Maria Goretti, yung matuto tayong magpahayag ng katotohanan kahit ito pa ay kapalit ng ating buhay na hindi tayo matatakot. Ngayon din po sa sitwasyon natin, kailangan din talaga natin maging mapanuri ang mga gustong tumakbo sa darating na next year halalan, kanya-kanyang bitaw na salita na. Di atin alam pa, kailangan natin pagdasalan, suriin, ano ba yung katotohanan at sino ang nagsasabi ng katotohanan. Pero tayo, nawa, mas panigan natin at mas pakinggan natin ang pahayag ng Poong Jesus Nazareno. At tanging siya lang din ang makakatulong sa atin para mapalaya mula sa pangaalipin ng demonyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng pagkapari sa bagong tipan, idinudulot ng Diyos ang mapagpatawad na paglilingkod ng kanyang anak sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at manalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga tinatawag sa paglilingkod sa bayan ng Diyos bilang mga pari, naway dumami pa, manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo, naway maihanda at maging mga matatabang lupa para sa paghahasik ng salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod na pari, madre, relihiyoso, katikista at laikong apostolado, naway makahikayat ng iba pa upang sumama sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan, naway mapalakas natin ang loob at ating suportahan, manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Isang bayan na nagbubugay ng mama.
sitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Maria Goretti, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at ang admong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at tumantong. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalinghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Alang sa tanan,
Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Maria Goretti upang tanging ikaw ang aming mahalin, upang habang inaako namin ang malasakit na Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ang mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantandaman sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.